Alam mo yung pagpupumilit nila ng seven heads? Mm-hmm. Yun, tinakbuhan ko. Taba ko na, huwag mong video. Gigigil ako. Ngayon, takot ka sa sarili mo. Papakita pa yung chan. Oo, mahala ko. Wala akong taiso chan. Ikaw may tahi ka malaki. Pakita mo nga ako. Oo, pinapakita po. Pakita mo nga yung tahi mo. Pinapakita pa sa YouTube ka to mamaya. Wala akong pake. Kahit i-upload mo pa lang kay Tulpo, wala akong pake lang. Papatulpo na raw to. Kay Bitag. Napakita yung chan. Yan mo pa lang kay Bitag eh. Wala akong pake. Yan, investigador mo pa yun. So, oo. Oh. Pakita mo nga dyan mo. Oh. Ay, yaks. Ikaw nga magpakita ng dyan mo. Ba't mo papakita? Libre, wag na uy. Nakita mo yung ginawa kang guinea pig? Ang kulit to. Huwag kayong bibili dyan kay Bernadette, hindi free shipping. Mga kabayan, ayan ang nangyayari sa Japan. Pabayaan sa kusina to, oh. Oh. Huwag kayong bibili sa nanay ko, di nag-o-offer ng free shipping yan, tsuka baray lahat yan. Wala talaga ang free shipping. Ako nga, di nga free ship sa airplane eh. Tsaka huwag kayong bibili dyan, ano yan. Wala, bukod sa walang free shipping, masungit pa yung kausap. Sabi niya, gusto mo mura? Sabi niya dun sa customer niya. Sabi nung customer, oh te, pingin nga mura. Sabi niya, tayo mo. Pagawa lang po ng usap eh. Baliw. Kita nyo, halatang gumagawa ng usap mo. Gusto mo mura, di ba ma? Sis, palang mura. Then, nabwisit lang ako nung nagbebenta ako ng buyer shoutout sa Pinas. Eh, Pinas yun, syempre, nagbayad ka ng shipping, ng kung ano-ano itong batang to. Tapos may tatawad na, ano yung presyong Japan yan ha? Natural, may shipping lahat, di aabot din ng ganyan. Alam naman, magtinda ka, wala kang kahit magkano tubo. Ano yung palugi? Ang mga Pilipino kasi, pala comment, hindi man lang inisip kung magkano bayad sa UPS, cargo, etc. Basta inisip lang, yung ganitong presyo, same price. Eh di hindi naman nakikita yung effort mo, yung pagod mo sa pag-ship. Yung shipping na lang papunta ng Pinas, magkano na yun? Ano, Ichikiro, Graywa, yung futsu na isang kilo lang, aabot ng 800 pesos talaga. Pero mo, 800 pesos? Ikaw kaya ang ano, parang tapos, ginawa mo ano, naman Japan yun, nag-comment sa akin. Baka moment lang. May nagbenta dun sa Pinoy sa Japan, 5,000 yen, isang box ng cup ramen. Tapos may nag-comment overpricing daw. Tapos sabi nung seller, eh di putang ina mo, huwag ka bumili. Tapos nilike ko yung comment ng seller. Kasi naman, minsan, kung hindi ka naman bibili, o ano, huwag ka nalang mag-comment. Bakit papa, di ka naman bibili? Eh, yun ang strategy nung tao, yun ang business niya. Try mo wala sa akin naman. Yun. Kanya-kanya na lang. Kumbaga, kung wala ka namang, hindi naman ikaw ang bibili eh. Ba't ka nag-iinarte? Huwag ka nang kumuda. Hayaan na lang yung iba na seller. Baka mataas din ang kuha niya. Hindi mo naiisip. Kumbaga, baka kuha niya rin doon. Eh, yung sen na, o yung sen guyakwen, tapos papatungan nyo ng guyakwen, di gosen. So, minsan hindi natin alam bakit nagiging ganyan ng presyo o napapatungan. Kasi, wala ka naman dun sa sitwasyon niya. Ang bilis lang mag-comment, ang bilis magkuda, magreklamo, tapos di ka naman pala bibili. Sobra. Kaya ka pala naninira, reseller ka ding hayop ka. Pinanggagalaiti mo ko. May mga ganyan na tatanong din ng kapwa presyo nung ganyan. Yung pala, bebenta ka rin. Kumukuha ka lang ng idea, nabubura out ka rin sa kapwa mo seller. Parang hindi naman maganda yun. Kailangan hayaan mo na lang din sila. E di magsarili ka rin ng negosyo mo. Huwag kang makialam. Kaya pala nangyayari pag paninda ko, sila din pala seller ng ganyan. Pag nakita ko kayo dito, gugulpin ko kayo. Yung hindi makontento, hindi ka naman din nire-report, di hayaan mo yung iba na kumita. Sobrang naman din yung mga crab mentality minsan kasi hindi rin nakakaintindi.
basta parang sila lang yung gustong mabuhay, sila lang yung gustong kumita. Siyempre, paano naman yung iba? Iba-iba naman kasi yung racket ng tao at yung pinagkukunan ng items. So, kung reseller din siya, di siyempre papatungan niya rin, mataas na yun sa kanya. Iba talaga yung sa direct, sa bodega, o talaga sa patahian, sa ano yan. Pero kung reseller ka, kasi, pag sa bodega, bulk orders siya. I-upload mo ba yun sa YouTube? Oo. Eh, kato po yung chan ko. Yung chan niya yung inisip, hindi yung kay Tulpo eh, baliw ka. Makakarating to kay Tulpo yung sinabi mo, ha? Kayo, okay, bibili sa nanay ko, alam free shipping. Pag sa akin, kayo bumili, free ship. Tatalunin namin si Derek, direct to the poll. Kala niya yung Derek, ha? May kalaban na yung sa Rina Online Shopping. Rina Online Shopping. Bili na kayo sa akin. Rina's 88 Shopping Shop. O kaya gawin na lang I Will Survive Shop. Gawin niya na angry Japanese Seller Shop. Oh, kung saan yung makikipag-negosin sa akin, puro angry. Puro yung mga seller, mga buyer, galit. Yung mga ano, nagmumurahan. Ganun. Ayan ang buhay sa Japan. Nga nga ngayon, talaga mag-isip ka nung isipin mo. Magic sarap na nga lang, hinihingi pa, free shipping. Bobo ka ba? Magic sarap na nga lang, tatanong mo pa, free shipping. Lahat na lang din, gusto free na lang dito eh. Paano, wag ka na lang kaya magtinda kasi lahat gusto free. Sus Mario Joseph, bibili ng tsinyela sa akin, may tinda akong tsinyela, 1,000 yen. Tapos pag nalamang may shipping fee, kina-canceled, magkano ba yung shipping fee? Eh, ano pa tinubo ko kasi sinagot ko yung shipping fee. Abonado ka pa. Sus Mario Joseph, parang free na lang, lahat gusto i-free dito. Ano namang kikita niyan? Ang mga ano din eh, selfish din eh. Oh, kung gusto naman pala na free shipping, dapat dinagdag ko na lang sa tsinelas, no? Diba? Mm-hmm. Oh, gawin kong 1,500 free shipping. Baka hindi sila umangal kasi free shipping eh. Yan ang habol eh. Oh, syempre, di 1,000 plus 370 yen, nahamahalan doon sa 370 yen na shipping. Alam naman pala karin ko yung tsinelas papunta sa kanila. Pwede ba yung tsinelas na lang maglakad? O pwede ko bang ihulog na lang yun sa post office? At wala naman din libre doon, di ba? Mahirap, mahirap din. Eh, nakahagard na nga ako dahil na-stress ako sa mga pagtatanong dito kung free shipping. Ito pa, binubwist pa ako ng anak ko sa free shipping na to. Hindi, ganito na lang. Kung gusto mo ng free shipping, dadagdagan ko ng 520 yung value. Hindi, meron nga sa Facebook yung math. Magkano daw yung anong items? 2,000. Hindi kinuha. Tapos, yung nilagay na 1,000, tapos plus 500, plus 500 umukay, equals 2,000. Eh, pareho din eh. Sira ulo din yung iniba lang yung ano eh, yung additional eh, tangit-tangit. Pininta ko nga yung Jordan ko dati, 20,000 yen. Sabi sa akin, pwede bang 10,000 yen na lang? Grabe makatawad, kalahati ka. Sabi ko, sige ba, basta isang sapatos lang isiship ko dyan. Hindi pares. Ayun, wala kang reklamo. Oh. Hindi nag-iisip eh. Gusto puro kabig dito eh. Free na. O di sige, isang sapatos brand new. E di isa lang ang padala mo. Yun lang ang budget eh. Saan mango sa inyo yung bili ko doon? Imang ko na lang binenta. Sobra dito. Ay, ito nga. Namamayat na tong batang to eh. Kakatakot pumayat eh. Saan nga ako pa? Pinabayaan to sa kusina. TikTok ako, hindi Tulpo ha. TikTok ba yan? Hindi. Gusto ko lang. Kaya nakakapagod na manood ng puro away na lang doon. Gusto ko na lang yung happy-happy ka tulad sa TikTok. Matatawa pa ako. Okay naman ang programa ni Sir Tulfo. Nakakatulong. May nakakatawa kaya doon. Lalo na ngayon kay Jan Regala. Buti. Talaga nakakatulong talaga sila sa nangangailangan. That's a good job, Sir
talagang malaking tulong sa mga OFW. Pero lagi nila talagang yung focus yung mga may mga kabit-kabit. Diyan sila number one eh. Yung away-away, yan. Gusto kong episode ni Tulpo yung marupok yung babae. Sabi, may balik mo na to. Tapos yun, nagkabalikan pala sa mga karantado. Eh, that's a reality in life. Kaya iba-iba nga. May iba-iba ng buhay. Kaya cannot judge anyone. Sana magkaroon Tulpo sa Japan. Dami kasing tatanga-tanga dito. Ako, magiging Nihonjin pa. Binabalak mo pa mag-Nihongo si sila, oh, Sir. Si Sir Rafi. Pati mga staff niya dito, eh. Ano na mangyari sa hectic schedule na yun, no? Ayaw mo nun. Mas malaki kita ni Sir Rafi. Wala nga lang siya tulog. Hindi, gagawan ko na lang ng subtitle si Sir Rafi. Pwede dapat siya dito sa ano mga Japan program dito na from Philippines. Tapos tiyak mag-number one yan. Gumawa na lang ng Filipino channel dito. Yung mga bagong, ano, total, wala na rin ang mga ABS-CBN. Parang gawa na lang ng Netflix yung Filipino. Meron naman talaga yung iFlix ba yun, pero kulang. Hindi sing dami nung nasa Netflix. Lack of entertainment pa rin talaga. Ibalik nyo na lang yung totoong Encantadia. Pinyeta ka lang. Yung mga ano talaga. Balik nyo yung totoong Malawin, yung anong remake. Ito kasi, dun, may role siya doon, kaya gustong-gusto niya ibalik. Makita nyo, hindi nyo makikilala to dahil payat pa. Ngayon, oink-oink na. Oh, oink-oink na. Siyempre, hindi na to, hindi na siya kawig na iiwa mo to, hiniwa mo ko. Siyempre, nagtatrabaho mo ako para kainin lahat ng gusto ko, bilhin lahat ng gusto ko. Oh. Kaya makikita mo naman kung saan napupunta yung pera ko sa katawan ko. Ayan, sa mga bill-bill punta. Hindi yan mananakaw, that's good. Sa katawan na yan eh, mahirap na manakaw. Ang malaga, investment. Wala akong, ano, ang malaga, meron pa akong gallbladder. Meron kang wala na ako, naiwan ko pala yung mga bato sa Pinas, yung mga bato ko. Paggagawa ko sanang ano, set yun. Pag ano ko na lang, mas mahal pa yun sa diamond, ha? Sobrang lalaki nung batong natanggal sa akin. Alam niyo, kung ako sa inyo, skip niyo yung advertisement ng nanay ko dito sa YouTube para walang kitain niya. O di, para maging pabigat ako sa'yo, tanga. Huwag kayo bibigyan. Talaga naman yung iba, ini-skip dito eh. Mga selfish din kayo eh. Ayaw niyong kumita yung mga tao. Huwag yung skip yung ano. 5 seconds huwag yung skip ng yung mga commercial ng ano. 5 pag seconds nagsasubscribe kayo. Ano nyo? Continuous nyo naman para nyo ng awa. Barya lang naman po yun. Kaya lang pag napagsama-sama, syempre malaki din. Malaking tulong. Eh, syempre kami naggagawa nito. Yung bunga nga naman sa kakasalita. Ayan o, cook na nga lang eh. O, cook. Huwag niyong i-escape po yung mga ano. Kasi, lading sa isa yung pag-subscribe nyo. Pero gagawa na lang din ako ng paraffol para dumami yung subscriber ko. Ano, free ticket. Free shipping. Free ticket to China. Saka sa Pakistan. Yan. Hawak namin yan. Papuntang Pakistan, free. Sige, free na yan. Singapore. O, saan pa ba gusto nyo? Iraq. Sri Lanka, sa Iraq, yan. Sige, pwede na yan. Free yun ship lang, na yan. Yung passport ko, Iraq. Pwede ako sa North Korea, hindi ako pwede sa Iraq. Kung gusto nyo makausap si, ano? Mesopotamia. Oh my God. Diyan na lang sa China talagang, ano, sa Wuhan. Ayun na lang. O, pakisabi na lang kung sino yung may gusto pong makapunta ng free round trip ticket sa Wuhan, ha? Pakita mo muna chan mo para marami kang subscriber. Pakita ko na lang to pag mag-subscribe po muna kayo. I-send nyo sa akin. 1 million subscribe. Papakita ako chan. Yeah, 1 million. Sige, kung gaano kalaki yan. Ibang ano yon. Iba yung pagkahiwa sa akin. Baka masyak kayo. Parang bata lumabas. Parang
wag na katulad kay Ara na parang nirape na 10 demonyo yun eh. Bakit? May tahi ba yun? Sa utak yata, may tahi. Praning kasi eh. Parang nirape ng demonyo yun. Pero tingin ko kahit demonyo, hindi re-raping yun eh. Talagang masira talaga yung ulo. Talagang mababalo din yung demonyo. Nagka-trauma ako din nung bata ako eh. Sabi niya sa akin, ano, nung 18 years old ako sa maliit naming bar dati. Ano, Bing? Bunso? Alam mo, hindi ko napadede yung anak ko, kaya maganda-ganda dede ko. Tignan mo yung nipple ko, tayong-tayo. Tapos sabi niya, nilabas niya utong niya, tapos si Allen. Tumakbo sa banyo. Ako tumakbo palabas. Baliw yung babae yun, nag-go all the way, sira ulo. Kahit di mo naman tinatanong, ipapakita niya talaga yung daddy niya eh, no? Eh, di ba, kung hindi ba may sayad, di mo naman tinatanong, papakita. Nagtakbo kami ni Allen nun siya sa banyo, ako palabas. Nagulat ko ba naman eh. Ginanan niya yung dress niya, tapos inalog-alog niya pa sa harapan namin. Di ba, tayo-tayo yung yoga ko, di ba? Sabi pa niya, hawakan mo, malambot. Ngayon, tumakbo kami ng kasama ko si Ate Allen. Yun, wala kang ginawa. 5 years ko na nakikita, puro ang bungad. Puro Raul. Asan si Raul? Mahal ko si Raul. Raulo sila. Si Raulo. Lahat, puro si Raul na yan. Ewan ko na saan na ba si Raul. May he rest in peace. Nirereto pa nga niya ako dati dun sa anak niya. Sabi niya, guwapo ng anak ko. Pagtigo. Hindi na lang ako nagsalita. No comment kasi pareho silang chabs. Chabilito. Sa pagkakadescribe niya, mas guwapo pa daw kay Richard Gutierrez. Mas Maria Josep. Nalungkot ako. Na-depress ako. Makapagbuhat lang ng bench. Grabe lang ha. Grabe, grabe. Meron bang nanay na nagsabi yung pangit-pangit ng anak ko? Ako. Hiniwa mo ko, hindi ko sinabing iwa mo to ha. Tawag ko dyan, hiniwa mo ko. O yan, parang hiniwa talaga to. Tamo ito barato, aka esto precisando. Okay, dear followers and to all dear friends, see you, bye bye. Oink oink. Oink oink.